Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Draw Ultimate. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng photorealism art. Photorealism art, meaning sa Tagalog, literal na pagkopya sa larawan na iyong kinokopyahan or reference photo. Okay? Ngayon, sisimulan natin sa paglalagay ng mga shadows, yung mga pinaka-darkest areas, ano. Para mas madalian ako sa pag-drawing. Inuuna ko palagi yung mga darkest areas, ano. By using Staedtler-Mars Lumiograph 7B. Yan. Dapat nag-focus din tayo sa details pagka ano, as in literal na kukopyahin natin yung reference photo kasi nga photorealism art ano. Bukod sa mga darkest parts ng drawing, inuuna ko rin yung mga mas mahihirap na bahagi ano, kagaya nung front bumper and then yung mga wheels. Kasi nga mas complex yung kanyang mga details. Okay. Ginagamitan ko siya ng 6B, 7B, and HB pencil. Anyway, yung mga pencils nyo nga pala is may mga naka-indicate dyan na letters. Ano? Bawat letter rin may kahulugan. Merong B, H, and F. B refers to blackness, H refers to hardness, and F refers to fine point. Sa kategory ng B pencils, ano, kapag ka mas mababa yung, ano, yung kanyang number, ibig sabihin mas lighter yung kanyang value. And then kapag ka mas mataas, halimbawa mga 10B na, is dark na yung kanyang, ano, yung kanyang shadings kapag ka in-apply mo yung pigment dun sa paper. Very dark na yung kanyang value. Yung sa hardness naman, kabaliktaran, ano, kabaliktaran lang siya ng B. Yan yung mga lighter pencils, yung mga nasa kategory ng H. Yung F naman is fine point. Yun yung katamtaman lang yung kanyang shadings. Hindi siya gaanong dark and then hindi rin siya gaanong light. Okay? Now, balik tayo dito sa ating tutorial. Ano? Yung layering method nga pala is patong-patong mong ginagawa yung pag-a-apply ng pigment doon sa iyong paper. Hanggang sa ma-achieve mo yung value ng iyong shading. Hindi lang para basta makuha yung drawing, kundi para mas enhance yung kanyang itsura and mas realistic yung looks. Okay? Importante rin na maintindihan mo yung ano, yung source of light doon sa iyong drawing. Dito sa reference photo na aking ginagamit, ang source of light is yung nasa front bumper ng sasakyan and then yung sa likod. Yung ilalim ng sasakyan, obvious na very dark yung kanyang shadings kasi nga hindi na siya natatamaan ng light, di ba? Yung mga extreme highlights naman kagaya nung ilaw, leave it as white kasi nga white naman yung iyong paper. Then yung mga nasa paligid niya, very light lang yung kanyang shadings kasi nga malapit sila doon sa source of light. Okay? Ayan, natapos ko na ngang i-drawing yung sasakyan na Mitsubishi Lancer Evolution. Kung familiar nga pala kayo dito sa reference photo na ginamit ko dito, ay ito yung nasa cover photo ng Need for Speed Carbon na video game. Okay? Abangan nyo yung kasunod nito kasi tatapusin ko na yung sa part 2. Thank you for watching!